Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Tuesday. Wala na pong holiday ah, pero swerte pa rin yung ilan kasi walang pasok. Long weekend. Super duper long weekend. Maliban na lamang sa Makati, mga amphibians kami dun eh. Affected ako dati, hindi eh. Affected ako kasi anak ko nag-aaral sa Makati. May pasok pa rin sila? Lagi naman! Ang sipag-sipag naman nila. Hindi pa ba na-declare sa Makati? Pero ano naman siya, discretion naman siya ng mga ng school. Schools. Uh-huh. So, early dismissal, yung mga ganon, o kaya nagde-declare yung mga school. Pero most of the time, talaga ang Makati, ano talaga, yung mga nagtatrabaho dyan, yung mga nag-aaral dyan, tuloy lang. Lahat sila mga amphibians. Tuloy ang laban. Immortal. Tapos minsan okay naman kasi ayos naman eh. Kasi ang hirap din, especially if you're a parent. Tapos syempre gusto mo walang pasok kasi walang baon. Pero kasi yung mga days na absent, babawiin din yan eh. Correct. Yun din. Magkakram pagdating sa school. Magkakaroon ng dagdag na araw. May makeup classes. So yung weekend nyo kakainin. Pwede, posible. Yung mga ganun. Isipin natin, ang lugi talaga dito estudyante kapag walang pasok. Kasi binayaran nyo po yung araw na to eh. Yeah. Tapos matutuwa kayo na walang ginagawa. Pero kapag ka walang pasok, ibig sabihin stay at home, stay safe, and stay dry. Uh-huh. Yun lang po talaga yun. Ibig sabihin huwag na rumampa. Kailangan eh. Tama. Usong-uso pa naman. Ang dami may sakit. Sa bahay namin, ako ang last man standing. Ako na lang hindi inuubo. Ako na lang hindi maplema. So naway magtuloy-tuloy, ang daming may sakit. Mabago-bago ng takbo ng panahon, yung mga ganun. Nako, so pag nagkasakit ka na, di damay-damay umpisa na kami. Umpisa na. Kaya bawal may magkasakit na isa dito eh. Hindi lang ako, kahit sino sa atin. Diba kasi pag nag-umpisa na nagkasakit, tuloy-tuloy na yan. Nako, mahirap na. Tandaan, 40 na. Tapos ayan na. Mahatchingan ka nga lang na sa daan eh. Masalo mo lang yung hatching nung katabi mo sa jeep eh. Nakakalergay, no? Damay ka na. At ngayon, signal number 1 ng Metro Manila. So yun nga yung dahilan kung bakit most of the cities ay wala nang pasok yung kanilang mga estudyante. So stay home, stay safe, and stay dry. Ulit-ulit ha. Lalo-lalo na kung ano, manipis ang bumbunan, alam na this. Yan, no? Maganda na yung framing natin pwede. Bakit? Ngayon, nakagilid akong... Kapula ka! Oo. Because, I'm wearing red. Ay? Ikaw naman parang kinukuha. Pero okay na yan tanghenyo kasi kapag masyado malakas ang ilaw, natutunaw lahat ng chismis sa mukha. Subukan po natin natanggalin yung ilaw. Huwag na subukan ngayon ha. Sigurado kita lahat ng chismis. Malakas makakinis yan. Diba? Hindi ba't kaya nga kapag halimbawa, minsan naiingit tayo kapag nagsiselfie yung mga artista pagkatapos sila mag-makeup, diba? Makeup by, styled by, ganun. Nagpapapicture po yan sa napakalaking ring light na ang lakas-lakas ng ilaw na matutunaw lahat ng chismis sa mukha. So wag magpapa-apekto, wag may insecure. Nasa ilaw po yan. Yan. Diba? Kaya yung akala nyo pong makinis ako, ilaw din yan. Yan ang sikreto, di ba? Dear Nicole and Chris, hi sa'yo, tanghenyo. Tambalanisan nyo po ako since 2004. Wow. Wow, 2004! Ibig sabihin yung... The birth of tambalan niya. Correct. At saka kilala niya na tayo ever since. Ang problema ko po ay talagang nakaka-stress pala na mag-join sa mga mommy groups sa mga schools. Ang aking anak po ay transferee from another school. So required po ako na mag-join din sa mga mommy groups. Tapos nakaka-stress lang kasi ang dami nilang activities. Parang ang dami nilang hanash. Ang dami nilang gagawin. Ang dami! Nakaka-pressure sila. Dapat po ba akong mag-unfollow na o wag maging part ng group? Wala lang. I know this is not your concern, pero wala lang. Okay, mommy. Kanya-kanya talaga tayo ng kanya-kanya tayo ng struggle. May maliit, may malaki, may para sa iba, maliit lang yan, may para sa iba, malaki ang lalim-lalim niyan, 'di ba? So, ikaw, mommy, ang feeling mo nakaka-stress yung sinalihan mo, tas required ka naman to be there. Alam mo, para sa akin, mas tingnan mo siya on a positive note. Na yung mga ganyan, minsan naman nakakatulong sila.
madali. Halimbawa, ako part ako ng Viber group sa school ng anak ko. Mm. Ang laking bagay kasi pag may halimbawa... Viber group na ngayon, ha? Oo, dati wala. Dati ba PTA nga lang, eh? Hindi, tsaka dati, lang, oh. Malalaman mo lang na may problema o malalaman mo lang kapag walang pasok. Ang tagal ng information, eh. Ngayon, ang bilis. So ngayon, may mga Viber group na per section, per class, per batch, anong, mga ganun. Anong, PR ka? PRO? Hindi. Sergeant wala akong position. Officer din pala kami. Wala akong time. Ayoko ka. So yun ang yun ang function ng Viber group. It should parang give information. At para sa akin, it's very helpful. Kasi sasabihin dun kapag ka may homework, minsan nagkakatanungan sa homework. Na parang, ganito ba tama pagsagot dito o ganito? Anong pagkakaintindi nyo sa ganun? Parang dapat it should help you. Hindi ko maintindihan kung bakit yung sinalihan mo, parang mas nafe-feel mo yung nasi-stress ka kesa it should help you. Dapat ang purpose talaga niyan is moms helping other moms. Siguro ganun. Itong nanay na to, it's either bagong nanay or yung workaholic na nanay. Na working wala, mom na masyadong busy na walang oras doon sa mga maliliit na mga pinag-uusapan nila. Kasi sa bagay kanya-kanya ng priorities, Or hindi siya interesado sa mga ganyan. Hindi niya kasi kukumari. Hindi niya feel yung crowd. Pwede rin. Baka nga, baka batang... Baka mga bata yun? Or bata siya, tapos matatanda yun? Tama. Or so, working siguro, mom talaga siya na alam mong tutok sa trabaho. Wala siyang oras sa mga maliliit na bagay-bagay. Para sa kanya maliit. Para sa iba naman, ibang mommies, hindi maliit yung yung pag-gather natin. Yung pag-usapan ng karapatan ng mga anak natin, di ba? Ikaw naman, parang hindi mo naman siya issue, di ba? So parang ganun. So tama, baka ganun yung nararamdaman mo. Wala ka sa range ng interest ng mga ganun tao talaga doon. Pag hindi mo tropa, yung mga, di ba? Parang feel. Ang hirap makitropa kung hindi mo sa, diba, lahat sila mahilig sa mathematics. Tapos ikaw, sinali ka nila. So ganun yung feeling mo. Pero then again, kung lahat sila magaling sa mathematics, tapos kasali ka doon, salip na mainis ka at mairita, isipin mo na lang, at least kahit papano, meron ka na pupulot-pulot, 'di ba, ng mga pieces of information kasi kesa wala kang alam. Correct. So sa madaling salita, nasa ano to, nasa mindset mo, nasa perspective mo kung paano mo i-perceive kung ano yung mga sinasabihan, anong merong grupo sa eskwelahan ninyo. Correct. Ano pa ba yung mga existing ngayon? Ng mga grupo-grupo. Madami yan, alam mo, because of social media. Ang dami-daming, halimbawa sa mommies na lang, napakaraming mommy. In the same way na sa car groups, napakaraming marami niyan. Depende sa interest mo, para sa akin, kung hindi siya ako kasi dun sa kabisyo nating mommy na nag-PM, feeling ko hindi ka dapat mag-unfollow kasi pag may kailangan information. Pero una sa lahat, dapat kailangan establish na yung grupong sinalihan mo talagang inano ng school. Kasi baka naman mali din yung sinalihan mo, girl. Baka hindi kabilang school. Kabilang school ka pala, hindi ka interesado. hindi mo nabasa yung pangalan ng group. Chismosa Association of this Kemenerut School. Baka ganun. Di ba, baka mali? Kasi dapat it should be helpful. Yun lang bottom line dito. So, iniisip namin kung ba't hindi siya helpful sa'yo. Mas stressful siya kesa helpful. Kung ano siya ng school, parang kung instruction na... Dapat hindi ka... Kasi kung tinatanong mo sa amin kung dapat bang mag-leave the group. Kasi may karapatan lahat naman. Pwede mag-unfollow. Mag-unfriend. Leave the group. Mute. Di ba? May ganun. Ang pinaka-the best mo siguro pwede mo rin mute. I-mute. Kung naiingayang ka. Silip-silip ka nung ano bang pinag-uusap. Oo nga. Bakit dyan stress? Oo nga. Baka ibang school talaga yung pinag-iingayan mo. Kasi it should be helpful, yun ang iniisip ko. It should be helpful for you. Totoo yan. So iniisip ko kung bakit hirap na hirap kang parang tanggapin yung mga ganun. Hindi ko masyadong mag-iintindihan. Chill ka lang. Kung ikakaparse, ikabubuti ito ng anak mo. At ikagagaan ng buhay mo. Correct. Diba? Kasi it should be moms helping other moms, So, dapat ganun lagi ang iniisip mo. Yun. Although, kung outside of the school, hindi na pag-uusapan itong grupo mo, minsan din kasi talaga may mga mommy groups na nakaka-stress. Totoo naman talaga yun na parang okay, di kayo na magaling. Kayo lang ang matibay. Patalsikan, mga ganun. Pakabugan. Siguro hindi naman nila intention na parang mga bog. Pero parang ang dating sa'yo, siguro dahil feeling mo kulang ka sa aspeto
kompletong yun. Ang dating sa'yo, kinakabog ka. May ganun eh. May ganun, di ba? Pero, isipin mo nasa, lang din. Nasa sa pag-iisip din talaga. Yes, halimbawa, kung wala kong mahina ka sa aspetong yun, at nakita mo, pwede palang gawin yun ng ibang mami. So, pwede ko rin i-try. Or, pwedeng kung di mo talaga carry, o hindi mo talaga siya ano, pwede ka rin talaga mag-unfollow. Oh. May mga in-unfollow na ako ng mga ganyan, yung mga nakaka-stress na parang, o di, ang gagaling yung lahat. Halimbawa, ako frustration mga ko talaga. Mga bida-bida mamsin yung ganun. Frustration ko talaga, Tanghenyo and Chuper, yung pagbebento. Yung ano, yung sinabi yung ko na to, yung ka na gagawa kayo yung sandwich mo, may mukha, yung mga ganon, may mga shape. In fact, hindi ako nagkulang, nakabili ako ng mga ganon. Okay. So, nagamit ko siya first 3 weeks of life. Of its life. Ngayon, nasa shelf na lang siya. May shelf life na lang siya doon. So, kumbaga, sinubukan mo naman. Uh-oh. Pero hindi mo talaga kineri. In fairness, nung una, nagtatry ka, ganyan. Tapos, hindi mo nilang talaga nasakyan. So, in the end, parang ramdam na ramdam ko, ay nako, wala akong kakwenta-kwenta ang magulang kasi wala akong oras maging creative. Pambira, unfollow. Tapos ang problema. Hindi mo magawa yung na nagagawa nila. Hindi ko nagagawa yung nagagawa nila eh. Hindi ako kasing creative. I don't have the luxury of time. Magkakaiba kami ng oras, magkakaiba kami ng parenting. At hindi din naman ikaw masamang nanay kung sa halip na maggawa ka ng mga shape-shape, bumibili ka na lang. Tama. Diba? Kaya nga, may ibang tao na pwede gumawa para sa'yo. Ganun lang naman yun eh. Halimbawa partner, bakit nauso yung mga Nabisco cracker? Alam mo yun? Bakit nauso yung mga wafer na binibili? Kasi syempre merong mga mommies na ang buhay fast pace. Diba? And yung mga madami ganito, ibang responsibilities. Correct. At yung mga ganito, madadali na lang na isisiksik sa bauna ng anak niya. Kumakain ka naman nito. Just make sure hindi siya allergic doon. Kumakain ka naman nito, diba? Ito na baon mo. Pero merong iba na talagang labor of love para sa kanila yung gawin nila. Fulfillment yung ipagprito ng itlog na may mukha Mickey Mouse. Ganon. Nakakatuwa ah. Nakakatuwa. In fairness talaga. Parang naisip mo yun, yung bacon gawing buhok. Nakakatuwa. Yung cucumber gawing beer. Yung cup of rice smiley. Ganon, di ba? Di ba? In fairness talaga nakakabilib. Pero kung hindi mo naman kayang gawin yun, hindi ka naman din masamang mami. Di ba? So always mong iisipin na yung mga sasalihan mong group should help you. Kung sa tingin mo mas nagdadagdag ng stress ito kesa sa help para sa'yo, pag-isipan mong ring, pwede rin mag-leave or pwede rin naman na mag-unfollow mo rin, na lang. Mag-unfollow or pwede mo rin tingnan in a different note. Totoo yan. Ako, yun talaga yung bottom line dyan. Pwede din. Matter of perspective. Totoo yan. Don't treat it as competition. Mm-hmm. Tingnan mo siya sa anggulong makakatulong talaga sa'yo. Para hindi ka na stress. So, pag wag ka mag-leave kasi pag nag-leave ka, sigurado ikaw ang i-chichismis doon. Ayan na. Confirm. Sino ba yung yung mami na nag-leave? Oo. Ba't siya nag-leave the group? Ganon yung tono. Ba't siya nag-leave the group? Ganon. Pataas. Ay, ganun. Siguro may issue oo, siya. Oo. Naku. Ayan nga yung sinasabi nila na iniwan daw ng asawa. Siguro. Mga ganun na. Ganyan na usapan. So don't leave the group. I-mute mo na lang ang conversation. Di ba minsan may mga ganun? Meron mga Viber group na mga in-add ka. Tapos ayaw mo namang to leave kasi nakakahiya. Kasi makikita nila, di ba, may mga iba na makikita. Diba? Tapos siguro ang gawin mo, maghanap ka lang ng isang mami na igawing mong close friend. Oh, pwede. Tapos siya yung okay taga-update. Na yun. Pwede. Hindi mo naman kailangan i-friend lahat eh. Kasi correct. Totoo yan, even when we were kids, di ba, hanggang sa paglaki natin, meron lang din tayong chosen three or four, yes. Di ba? So ikaw din, hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo na maging friend lahat yun at intindihin sila. Eh kung 62 kayo, napakahirap no. So okay na yung at least two. Uh-huh. Even one, 'di ba? Na makakaintindi sa iyo at magiging dahilan kung bakit magsi-stay ka sa group o maiintindihan mo. Eh di okay na 'yon. Totoo 'yan. Na may lagi kang may choice sa madaling salita. Naalala niyo ba dati may nag-add sa atin na hindi naman natin kilala tapos lahat ng mga DJs in-add niya. Saan 'yun? Ang ganoon ka weirdo, umaalis talaga ako. Tsaka na-stress ako. Nung paano mag-leave ng group na 'to para? Tapos nag-leave na tayo in-add ulit. May ganun.
ganun ba? Nakalakasan ko na. Iba't ibang DJ sa iba't ibang stasyon. Ah, tapos, ganun. Oh, ano, ganun tapos ba? Siya hindi naman siya DJ. So, okay. Pinagaan niya yung mga, parang, yung mga parang fan siya. Ah. So, pinagaan niya yung, tapos gumawa siya ng group chat. Ah, ganun ba? Eh, ba't parang di ata ako sinali? Buti na lang. At least hindi ko problema. Hindi, yun pa. Tapos diba? Makita mo lahat ng mga DJ sa gaalis ni Sisa. Kasi hindi naman namin kilala yung nag-organize. At saka minsan magtataka ka, bakit po ka rin na itong group na to? Uh-oh. Para sa kampung purpose. Di ba? May mga ganun eh. Tama. May siguro, choice ka. So siguro kaya siya nasistress. Uh-oh. May mga ganun talaga. Pero always, always may option. Totoo yan. Huwag ka na lang masyadong ano, tingnan mo na lang in a different light. May ano, na meron na mga activity yung mga parents sa school ng mga anak ninyo na, di ba, magmi-meeting tas may magluluto-luto. Dati ganun yung tita ko, lagi ko sinasama eh. Lagi kang sinasama? Lagi kong isinasama. May cooking class yung mga magulang. So, may mga ganun sa tingin ko. Kaka-start pa lang ng, may mga play dates. Okay. Hindi naman yun required. Alam mo yun, maganda din kasi yung paminsan. Kasi ng project para sa school, yung batch nyo, ganun. Maganda din naman na sumali sa mga ganyan. Pero kung hindi mo feel, kung pilit na pilit ka, yung dadating ka pero simangot ka, kaya dadating ka pero hindi ka makikiano activity, ito ka na lang din, di ba? So may option ka. Laging may choice, di ba? Mm. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Tama. Diba? So good luck sa'yo, mami. Sana mas maging help full itong mga mommy groups na ito kaysa sa maging stressful. Diba? Helpful instead of stressful. Tsaka maka-establish ka rin ng community. Pili ka lang ng mga moms na feeling mo. Oh. Pwede mong gamitin. Ganyan. Yung mata at diba? Tenga mo. Oh. Doon ka na makiki-update. O anong balita doon sa chat group natin? Ang init kasi. Ang ingay kasi doon eh. Dami na lang hunter. May ganun talaga. Kasi may mga mommy talaga, like for example, yung talagang mom talaga na walang iba extra trabaho. Yun yung mga medyo yun machika. Yun talagang sobrang chika. Tutok sila dyan. Sa mga school activities ng mga anak nila. Correct. Kung ikaw naman working mom ka. At saka kanya-kanya talagang ano yan. Wag mong sasabihin dun sa stay at home mom na kaya ka lang naman nagchichika o kaya ka lang naman active dyan kasi wala kang ginagawa. Naku, sasabihin sa kanila. Umpisa ng awa yan. Hindi kasi totoo din naman. Wag mong sasabihin sa isang stay at home mom na yan lang naman ang ginagawa ko. Kasi sa totoo lang, hindi sila matatapos. Para sabihin kayo, kasi true, madami din silang ginagawa. Sa loob ng bahay mismo, ha? Hirap. Walang natatapos na gawain dyan. Kalilinis, di ba sabi nga natin, sabi nga daw nila, ang mga nanay ay may third eye. Sila lang daw ang nakakakita ng dumi ng bahay. Di ba? Lagi lang nakikita yan. Lagi na lang kalat-kalat, di ba? Inayos mo na. Di ba? Tapos kung kailan mo inayos sa kaguguluhin. Yung electric fan na hindi mo napapansin na nangingitim na. Oo, alam nila yun. Hindi mo nakikita, di ba? Pero alam nila yun. Ceiling fan, hindi nyo ba nakikita? Dumi-dumi na yan. Pagdating mo, oo nga. Kaya lang, hindi porque stay at home mom sila, kaya nilang gawin lahat sabay-sabay. Naghihintay lang din sila na buksan mo rin ang third eye mo. Para tumapagaan at ang trabaho nila. Tulungan mo din sila ni electric fan, kailangan ng linisin, di ba? Kaya hindi basta-basta yung mga ano, yung trabaho ng ginagawa ng mga sa nanay ng sa loob ng bahay pa lang. Yung paggawa pa lang ng baon mo tuwing umaga. Parehas na struggle eh, being a working mother and a stay-at-home mother, di ba? So it should always be moms helping other moms. Yes. Hindi dapat moms stressing other moms. Hindi, kasi wala pong tinatawag na perpektong nanay. Kanya-kanya ng parenting po kaya, yan. Kanya-kanya nga, every style is unique, every experience is different. So chill ka lang, huwag kang magpa-apekto sa lahat ng bagay. Pero alam mo, para sa akin, ang pinakamasakit sa pagiging isang nanay, yung makakatapa ka ng Lego. Utang na loob. Ang sakit. Ang sakit. Mamumura ka talaga. Ang sakit! Ganun pa naman yung mga bata, gusto nila makalat. Diba? Niligtik ko na. Tapos alam mo yung wala kang tsinela. Siyempre, wala kang tsinela sa loob ng bahay. Tapos naglalakad ka, matatapakan mo talaga. Habang naglalakad ka, meron kang dalang mainita sa bawo. Posible yun. Nangyayari yan. Yun para sa akin, ang pinakamahirap sa pagiging isang ina. Anong iindahin mo yung sakit ng paa o yung sakit ng paso ng kamay?
Ang hirap. Nakaka-lurkey. So, mabuhay mga nanay at mga tatay, yung mga nage-effort ng sobra-sobra para sa kanila mga bagets, di ba? Yung kailangan tiisin sumali sa mga mami-mami group, daddy-daddy group, para lang makakuha ng parenting skills or parenting techniques, o di ba? Kahit hindi sila friendly. Alam mo yun? May taong hindi friendly, ha? Oh. May taong hindi sociable. Introvert, ganyan. Oo, may ganun. Na parang, I have to eh. Kasi kung hindi, mahuhuli ako, kawawa naman yung anak ko. Diba? So, saludo tayo sa iba't ibang klase ng magulang. Bibo man o introvert, nanay man o tatay. Mm-hmm. Diba? Saludo kami sa inyo. Good morning po sa inyo. Mga kabisya, mamay alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating May Wagang Burnaya!